pakikinabang po natin ang sumbong ng ating kasangbahay mula sa Manila, laban di umano, ilang miyembro ng Manila Police District. Ilang polis kaya to? Kung na'y dito, makakausap natin sa kabilang linya si Ginoong Hermenegildo de la Cruz, isang negosyante. Sir, magandang tanghali po sa iyo. Sir Hermenegildo, magandang tanghali po. Sir Hermy, hello? Baka naka-mute. Baka naka-mute ka, sir. Paki-unmute lang. Mga polis, ilang reklamo. Anyway, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kanina po ay dumulog ang mga nagre-reklamo mga negosyante na to sa opisina natin. At na-action na naman agad to. Pinapuntahan natin, pero dediretso na sana sila dito sa sumbong yung action agad. Pero inuuna muna natin na ma-actionan. Tama. Baka mamaya makatakas or ma-opuan, di ba? Yes, sir. Mapagtakpan ka agad. Pero ang nakakatuwa ay umaksyon ka agad ang ating mga kapulisan din dyan sa MPD. Action Manila na. Police District sa pamumuno ni Brigadier General Andre Dizon. Okay, pakinggan natin si Ginoong Hermenegildo de la Cruz. Sir, magandang tanghali po. Ito po. Ayun. Sige po, loud and clear po kayo sa pakikwento nyo po sa ating programa. Nakikinig po ang buong mundo ha. Kung ano yung sinapitin nyo. Anong ginawa ng mga nire-reklamo nyong mga polis? Kanina pong bandang alas 11 ng gabi, may pumasok po kaming mga armadong lalaki doon sa aming shop, sa computer shop. Tapos kami ay natutulog ng mag-asawa. Ang ginawa ng mga polis, pinagbubunot yung CCTV para hindi sila makita. Tapos kinuha nila yung laman ng kaha. Nung makuha yung laman ng kaha, umakyat sila doon sa kwarto namin sa taas. Tapos humingi sila ng protection money daw na 40,000, kayang kaya daw namin yon. Eh sabi ko, wala naman kaming ginagawang illegal. Computer shop naman ito. Eh nagpapasugal daw kami. Eh sabi ko naman, hindi na namin kontrolado ang isang kliyente na maglalagin sa computer. Ano man ang gawin niya, basta magbabayad siya ng per oras sa amin. Eh ako, sabi niya, hindi po pwede. Wala. Pag tika-district kami, hindi ko naman alam anong yung district. Sabi ko, tika-4 ba kayo? Sabi ko, hindi daw, tika-district kami. Tinanong kung meron akong kakilala dito sa 4. Eh sabi ko, wala po akong kakilala. Eh ngayon, para hakutin daw lahat yung ano namin, computer namin, ganun-ganun, kung hindi kami magbibigay ng 40,000. Kaya yung iniipon kong pang tuition sana ng apo ko, ibinigay ko na lang lahat sa kanila. Tapos, nakikipag-negosyate ako na miski 30,000 man lang para 10,000 na lang ang kan, maiiwan sa akin. Ayaw nila. Eh ang ginawa nila, kinuha din nila yung ano, pero may isang pumasok. Tatlo yung pumasok doon sa kwarto namin na puro na armado, na tiga district daw. Eh ngayon, ang sabi ng isa, bilisan nyo, baka mahalata na tayo ng barangay ka. Eh ang tataka ako, bakit takot na takot sila sa barangay? Eh samantalang pulis sila. Ngayon, ang ginawa ng kuano, sige, burahin mo itong laman ng CCTV mo, hindi naman ako marunong magbura. Kaya ang ginawa ko, pinakyat ko yung operator ko na isa, siya ang nagbura ng laman ng hard disk ng CCTV. Tapos, nung nabura na, kinuha nila, dali-dali na silang umalis na mga alas 12 ng gabi. Yun po ang nangyari. Ngayon, pumunta po ako dito sa Station 4, kay Colonel Wilson Villaruel, ang COP rito, nagsumbong po ako sa kanya. Eh ngayon, umuwala siya kanina pa at maagang maaga, alas 4:30, magsusumbong sana ako. Dumiretso na ako dyan sa karami sa action agad. At alam kong ma-actionan ka agad itong reklamo ko. Ayan, maraming salamat po sir. Ano? Detalyado yung sinabi ni Ginoong Hermenegildo de la Cruz. At ayan, pakinggan natin kung anong naging action naman ng ating hepe ng Station 4 ng Manila Police District, Lieutenant Colonel Wilson Villaruel. Wilson, magandang tanghali sa'yo. Hello? Sir, magandang tanghali po sir. Police Lieutenant Colonel Wilson Villaruel po sir. Lingkod po ninyo. Okay. Ano ang naging action mo dito sa nakakagalit na ginawa na naman ng mga polis natin? Na dapat talaga ay ano? Ang ginawa po namin, kumuha po ng witness sa area. At the same time, kinuha din namin ng CCTV ng barangay. At doon nga po natin na nakita na meron po mga kasama tayo sa paglingkod sa bayan na iba po ang ginagawa. So, na-identify po natin yung pong isang polis at yung mga kasama niya ay patuloy pa po natin kinikilala. Nakipag-binigay, alam ko na po kay District Director Andre P. Dizon,
At ang usap po, kapag nakita po namin, hanapin po namin, ipatawag po namin, at taga lumutan po, kaswab po namin agad at ikulong. Wala po daw lugar sa kapulisan ang pagiging kriminal. Ayun, anyway, ongoing ang kanilang investigation ngayon. Yes, at na-identify na nila yung isang pulis na ang pangalan ay Patrolman John Lester. Yan, kahiyaya. Patrolman pa lang, bago-bagong pulis. At meron pang limang iba. Sana ma-pinpoint ito no, sa police line. Yes, maturo ng ating mga complainant kung sino pa yung mga kasamahan ni Patrolman John Lester. Siguro maganda, gawa natin ng part 2 bukas, Action Center, para maipakita at may-unmask natin kung sino yung grupo na yan. Para sa update na ginagawang investigasyon ng ating Station 4 MPD. Connected din si Brigadier General Andre Dizon. Alam ko, galit na galit dito si General Dizon. Dahil napaka-stricto to eh. Oh, General Dizon, magandang tanghali. Ewan ko kung magandang tanghali. O isang basalimu at tanghali. Yan. Magandang hapon po at nagkakadurog po ng puso yung mga ginawa ng allegation sa ating mga polis at natin ngayon sir, pinarilip na po natin mga taong involved na yun, pati po yung chief ng DPIO sir, pinaparilip natin. Oh, pati hepe nila, i-relip nyo. Aksyon na ka! Hepo po sir. Tutulong na natin si Mr. Hesky Hill doon na mag-file na kago at automatic po sir yung mga ayun, robbery extortion agad-agad. At kung mga iba pang ginawa nila, ay dapat talaga patong-patong ang magiging kaso ng mga abusadong mga pulisato na nakakasira sa ating organisasyon. Diba? Anyway, maraming salamat, Brigadier General Andre Dizon. Pero bukas, i-interviewin namin uli kayo kung ano yung kompletong magiging action ninyo. At kung ano yung mga kaso, patong-patong man na kaso yan, na igagawad natin sa mga abusadong pulis na to. Tama. Opo, sir. Administrative, criminal. Yes, at pasikatin natin itong mga pulis na ito para maging silbing aral, magsilbing aral sa mga iba pang units ng ating kapulisan. Tama, diba? At baka hindi lang ngayon nila ginawa yan, baka may mga... Exactly. Para lumabas na yung mga complainant. Kaya anyway, maraming salamat po sa ating complainant kay Ginoong Hermenegildo de la Cruz. And of course, congratulations sa ating napaka-snappy na district director dyan sa MPD, Brigadier General Andre Dizon, at ang kanyang mga tauhan, Lieutenant Colonel Wilson Villaruel, sa napakabilis na aksyon, di ba? Ako po ay magsasalita para sa ating, for in behalf of course, ng Philippine National Police, ng ating Chief PNP na napakabait, masipag na Chief PNP, hindi po natin ito tolerate ang ating mga kabaro na gumawa ng ganitong... Anong tawag natin dito? Illegal na gawain. Na kahiyahiyang gawain. Kaya ang ating po mga kababayan ay open po dito. You're all welcome para isumbong niyo po lahat ang ating mga miyembro dito sa kapulisan, ang mga units na gumagawa ng mga hulidap or mga illegal na bagay. Itawag niyo lang po dito. Kung gusto niyo, pwede rin po ang aming mga opisina dito sa Complaints, Referral and Monitoring Center dito po sa Multipurpose Building. At kung hindi pa po kayo kontento, dumulog po kayo sa opisina ko. Yo! Nakakainit pero alam mo, masaya rin ako dahil na-action na agad. Oh, pero dapat talaga ay makulong na itong mga pulis na ito at matanggal sa servisyo. Kasi dami natin mga kapulisan gumagawa ng maayos, i-report pa naman natin yung mga good deeds. Yan ang pulis, di ba? Pagkatapos yung kahirap-hirap na kwan di ba? Laging trabaho ng trabaho, tumutulong sa ating mga kababayan, nagiging ehemplo, pero minsan meron talagang nabibilang naman sa ating mga daliri na gumagawa ng kalokohan. Na dapat talaga ay kalusin natin at mawala sila sa ating organisasyon. Oh, wala silang po, sir. Walang puwang yung mga tiwaling pulis sa PNP organization. Pero magagawa lang po natin 'yan. Magtiwala po kayo sa pulis, sa PNP, isumbong niyo po dito kagad-agad para maaksyonan natin. Kasi kung tatahimik po kayo ay hindi po natin sila matatanggal sa serbisyo. Maalala ko na naman yung Juan, yung nangyari sa CIDG few months ago. May mga nag-complain, may mga nahuli, pero nag-back out na naman at nag-recant at hindi nagbigay ng statement yung mga complainant, di ba? Kaya sana, parang tayo rin eh, kung minsan yung mga kababayan din natin, pag sila ay umaatras, parang tinotolerate nyo na may mga ganon. Kaya nandyan, nananatili po sila sa servisyo. Tulungan nyo po kami para malinisan ang aming hanay. Ayan. Sir Hermenegildo, meron po ba kayong mensahe, sir? Wala na po. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong niyo sa akin sa kagad-kagad na aksyon na ginawa ni Lieutenant Colonel Wilson Villarreal at saka ang opisina ng ating magiting na TDCA.
Hindi, nakakagalit talaga. Anyway, sana magsilbing aral talaga. At welcome po lahat na mga gustong isumbong ng mga abusadong pulis. Thank you. Mainit ang ulo ko, ikaw muna. Palamig ka na muna, sir. Thank you, may part 2 pa sa mukha. Okay, sir. Extended ang init ng ulo mo, sir. Pinainit yung ulo ni Tidi.